lahat. At muli, narito ang inyong Discarding Mommy. Sa araw na ito, may gusto ako ibahagi sa inyo na sa ating pag-baking ang paggawa ng chocolate muffin. At ito ay alam ko na ito inyong mapagkakakitaan. At bago ang lahat, gusto ko pasalamatan ang mahal na Panginoon na muli binigyan niya sa akin ang mabibig kalusugan at buhay na patuloy tayo ginagabayan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Patuloy niya tayo pinagpapala. At muli, ay gusto kong ibahagi sa inyo ang aking pagluluto ng chocolate muffin. Samahan niyo ko at ipapakita ko sa inyo ang ating mga sangkap na ating gagamitin. Okay. Meron tayo dito half cup sugar. Ito, half cup sugar. Brown sugar yan ha. Ang gagamitin. Tapos, meron din tayo ditong half cup white sugar. Yan. At saka meron tayo ditong 1 cup chocolate, 1 cup milk. Fresh milk. Any milk pwede nyong gamitin. Kahit anong milk na gagamitin nyo. Ibang milk pwede. Tapos, meron tayo ditong half cup na butter. 1 egg. Yan, 1 egg. At saka 1 quart na oil. Hindi oil, vegetable oil, pwede nyo gamitin. At saka 1 quart na cocoa. Meron tayo dito ang 1 teaspoon ng coffee. Ang coffee pwede kayong maglagay ko kapag mga bata ang kakain, huwag kayong maglagay. Pero kung mga adult ang kakain, pwede naman na may coffee. At depende rin sa inyo, kung ayaw nyo na may coffee, okay, yun din naman. At ito, 1 tablespoon na baking powder, 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon na soda powder. Okay? At meron tayo ditong 2 cups all-purpose flour. Bago natin ihalo ang purpose flour, ay sifted muna natin ito. At meron din ako dito 1 tablespoon na vinegar. Okay? At dito, kukuha tayo dito ng 1 tablespoon mamaya. Meron din ako itong chocolate chips. Lalagyan natin ng chocolate chips mamaya ang ating cake. Okay? Basagin muna natin ang ating loob. Gumagamit ng ng mixer kasi pag ginamitan ko ng mixer ay ibang form ng muffin, pero pag ganito lang okay lang, whisk lang gamitin natin. Ayan, ilagay natin ang ating oil, hanayin natin mga drying. Thank you.
Tingnan muna natin ito. Gagawin natin ngayon ang ating powder na all-purpose flour. Sitid muna natin ito. Tapos ito ang ating mga dry ingredients. Ilagay na natin itong ating salt, baking soda, saka baking powder. Haluin muna natin. Haluin natin para mag-mix na yung cocoa doon sa powder na ating all-purpose flour. Ayan, ihalo na natin siya. Na, halo natin. Wala na yung bubo. Pwede na siya. Okay. Huwag lang natin masyadong haluin ang hahaluin. Kasi pag hinalo natin ang hinalo din, hindi na ito tapos sa ating muffin. Hinalo lang. Lagay na natin natin suka at vinegar. 1 tablespoon lang ang vinegar. Ang purpose ng vinegar, nagpapasok. Nagpapasok siya ng cake. Ayan. Lalagay tayo dito ng 1 tablespoon ng chocolate syrup. Ayan, chocolate. Ito yung ginagamit. Chocolate syrup. Isabay na rin natin ang ating chocolate chips. Spoon my I have is a hot cup. Lagay natin. Lagyan natin ng hot cup na
Kasi sobrang matamis pagka nilagyan natin ng 1 cup dahil matamis na ang chocolate. Nagyan lang natin ng 1 cup. Dali lang gumawa ng cake. Simple lang. Pagka mahilig ka talaga mag-bake, pag gusto mong kumain ng cake, sipin mo lang, maya-maya may cake ka na. Mag-bake ka lang, konting baking lang, konting halo lang. Kailangan mga ingredients mo, naka-ready lang dyan. Para pagka gusto mong kumain, maluluto mo na agad, kumpleto ang ingredients mo. Okay. Ngayon nilalagay na natin to sa ating imahan, sa ating ating layer. Yan, mayroon akong ganito. Yan, mayroon akong ganito. Ito attractive kasi ito sa mga bata. Ayan. Ilalagay tayo dito sa ating layer. Muffin layer na ito. Magandang may design. Kasi nakikita ng mga bata na truck sila. Ang ilalim ng ating muffin layer, lagyan na natin ng oil or butter. Kasi minsan may natitira namang butter na sa akin pinag-melted. Natitira ako doon ng konti. Doon ko na kinukuha. Ginagamitan ko ng brush. Itong ang ating cup na paper. Pwedeng nabibili ito sa Lazada. Pwede kayong mag-order sa Lazada. Kasi ito in-order namin ito sa Lazada. Mga 2 days lang dadating na. Yan. Mga anak, gusto ito ng mga anak ninyo. Ito binibenta ko yan sa baba. Benta ko ng 12 ang isa. Ay, napaka-attractive sa mga bata. Lalo na nung Pasko. Oh. Dami nagsibili. Okay. Gamitan natin ito, no, ng insurin. Para pantay ang laki. Lagyan muna natin ng 1 scoop.
tatabi din ako para sa kakainin namin. Tapos, sa pangbenta ko, mag-bake lang ako ulit. Yan ang kaigiyan kapag marunong ka mag-bake. May hilig ka ba? Mayroon kang hilig. Meron pa tayo natira. Yan, ano natin ito. Gawin na lang natin cake. Yan. Tapos, lalagyan natin ng choco chips sa taas. Yan. Yan, lalagyan natin choco chips. Alam mo, Mamsi, ito na uli ang ating ginawa kanina, ang binake natin na chocolate muffin. Ayan, yan na yung finished product niya. Ayan, okay. Naglagay na ako dito. Ayan, sa ganito, no, sa tatlo. Ayan. Pwede nyo itong ibenta sa labas ng bahay nyo, sa gate ninyo, no. Tapos sa labas ng gate, maglagay lang kayo ng lamesa at mag-display kayo nito. Pwede nyo ibenta tigi isa. 12 ang benta ko nito. Tapos, kung itong tatlo ay pwede niyong ibenta ng 35, no? Itong tatlo. Ayan. Okay. Tapos, binuksan ko na ito. Tinikman ko na. Ang sarap. Dito, nakagawa ako ng 12 pieces. Tapos, may natira pa. Ito pa. Oh. Sarap. Oh. Yan. Ang sarap. Yan. Hindi ko na mapigilan. Kumain na ako. Talagang, ayan na, oh. Ayan na, oh. Binuksan ko. Ayan. Ito na, talagang pamako, kumain ako. Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan, pagtikim ko ulit. Kung paano. Sarap. Ganun lang mga mami, kailangan nagkagalang sa baking. Kasi kung magkagalang kayo sa baking, ang pagbibaking ninyo ay talaga mapagkakapitaan ninyo. Kasi pwede kayong magbenta kahit na paunti-unti. Kasi may tindahan kami, kaya nagluluto ako nito, nagbibaking ako para ibenta sa baba. So, mapili sa mga bata. Sa inyo, magawa nyo rin ito, no? Nakita nyo na yung paggawa ko. Gayahin nyo lang. Huwag lang masyadong haluin ng haluin. Para maganda po nyo lalabasan. Kulang na nga ito eh. Ang iba natin na take out na rin, no? Tapos, ito yung natira niya. Muli mga mami, sana sa araw na ito, may nakuha na naman kayong idea para sa inyong dagdag kita. Income sa inyo. At ito ay pwede ninyo may benta sa labas ng inyong gate, sa labas ng inyong bahay. Tiyaga lamang mga mami. Dahil sa pagtiyaga, meron kayo mag-ihilaga. No? At mga mami, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy ninyong pag-subscribe, like, and share sa aking videos at ganun din sa inyong mga comment. Maraming salamat mga mamsi. At ganun din, paki-click na lang ang button bell para ma-update ko kayo palagi sa aking mga recipe na nice kong ibigay sa inyo. At marami pa akong gustong ibahagi sa inyo sa aking mga pag-baking. Manatili lang kayong manood hanggang matapos at mayroon kayong mapupulutan na matututunan sa nanggaling sa akin. At sa araw na ito, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na patuloy na nandito na naman ako muli na
patuloy na magbibigay sa inyo ng karunungan ng pagbibaking na nanggaling sa kaligayasan, nanggaling sa ating mahal na Panginoon. At muli, meron akong isang ibigay sa inyo na galing sa salita ng Panginoon sa Mateo 6:33. Ang sinabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ha? Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Hanapin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at anuman ang mayroon sa atin, dadagdagan ng Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin. Totoo yan. Sa pandemic, ganas ko lahat yan, na anuman ang hirap sa buhay ay ang Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Higit sa lahat sa ating pagkain sa araw-araw, apaw-apaw, sobra-sobra ang pagkakaya na ibinibigay niya sa atin. Maraming salamat sa inyo, mga mamsi. Mahal ko kayong lahat. May the Lord God bless you all. Bye-bye!